أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya at ang lahat ng mga nanonood sa video ito. Kamakailan lang siguro mga 2 linggo o humigit kumulang ay nakita natin sa mga ibang post ng ating mga kapatiran ng mga Muslim, yung iba sa kanila, na nagko-comment sila sa mga alimbawa yung mga tao na hindi naniniwala sa Islam, yung mga kafir. Diretsuhin na natin yung mga nagtatambal sa Allah at nagsasabi sila na rest and peace. Ano nga ba itong rest and peace? Hindi ba parang ito ay parang ikaw ay humihiling na sana ay siya ay nasa mabuting kalalagyan o katahimikan? Minsan nga sinasabi nila sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ang paniniwala ng mga Kristiyano. At minsan parang kung hindi naman yun ang hinihiling mo, parang ikaw ay naniniwala na sila rin ay maski kafir sila ay nandoon sila sa kapanatagan, katahimikan. Siguro nasasabi po natin ito dahil sa siguro kakulangan din ng kaalaman natin o di kaya ay hindi natin alam. Kaya ito po ay payo ko sa aking sarili at sa lahat ng ating mga kapatiran na mga kamusliman. At ito na rin po ay bilang tugon, da'wa natin, panghihikayat natin sa mga kababayan natin na mga Kristiyano at mga Hundyo na tumanggap na po sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil ito po ang tunay na kaligtasan natin dito sa mundo, lalong-lalo na po sa araw ng paghukom. Tayo bilang mga Muslim naniniwala na ang sinumang namatay na kafir, tumalikod sa Allah at hindi naniniwala sa tunay na kaisa ng Diyos, sila ay mga tao sa nagliliyab na apoy at sila rin ay kasuklam-suklam sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una po, makikita natin sa Quran, sa Suratul Baqarah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag at nagsabi, A'udhu billahi minashaytanir rajim. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ula'ika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Katotohanan yaong sila na mga kafir na tumalikod sa Allah at hindi naniniwala sa kaisahan ng Allah, sumamba sa mga ribulto, naniniwala sa ibang mga imahe at mga diyos-diyosan, at sila ay namatay sa oras na yaon sa kanilang pagtatambal. Ang puot ng Allah, ang kasumpa-sumpa ng Allah ay mapapasa kanila, kasama pati ang sumpa ng mga anghel at lahat ng mga sangkatauhan. Matindi po ang ayan na ito. Itong pagiging kufar ng isang tao. Makikita rin po natin sa isang aya sa Suratul Taghabun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag din na sinabi niya, A'udhu billahi minashaytanir rajim. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Katotohanan o yaong sila na mga kafir, hindi naniniwala sa Allah, tumalikod sa Allah, ipinaliwanag muna ang Diyos, ang kaisahan ng Allah. Katulad ngayon, ngayon po wala nang masasabi ang mga Kristiyano, mga Hudyo sa kasalukuyan ngayon, naririnig nila sa ano ang Islam, sino ang Allah, sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami na pong nangangaral sa patungkol sa Islam, pero kung hindi pa rin nila ito tanggapin at lalo pa silang nagpasinungalin sa mga tanda aya ng Allah, katotohanan sila yaong mga tao na ito na namatay na sila ay nagtatambal, sila ay mga tao doon sa nagliliyab na apoy. Wa bi'sal masir, kasuklam-suklam, kasawi ang palad ang kanilang kalalagyan. Ito po ang mga punto rito, mga kapatid. Bilang isang Muslim, wala po tayong karapatan. Magtauba po tayo sa Allah. Magkaroon ng tamang kaalaman na hindi tayo dapat na nagsasabi na ang mga kafir na namatay sila ay sila ay mga nandoon sa mabuting kanilang paglalagyan, doon sa kanilang libingan at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Bilang panghuli po, itong aya na ito ay bumaba
patungkol ito sa tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakalapit sa kanya. Ito si Abu Talib. Noong siya ay mamaya pa at mamatay na, bago pa lumabas ang kanyang kaluluha, dumating si Propeta Muhammad at sinabi niya, "Aking mahal na tiyuhin, saksihan na walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah. At si Propeta, ako ang Propeta ng Allah, ay sugo ng Allah at magmamamagitan sa iyo." Nandoon si Abu Jahal, si Abdul ibn al-Mughira at ibang mga kamag-anak ni Abu Talib at sinabi nila, "Ya, atargabuna an millati Abdul Muttalib, ikaw ba ay tatalikod o ikaw ba ay iiwan mo ang relihiyon ng ating ama?" Kaya namatay po si Abu Talib na siya ay kafir. Mula noon, dahil sa tindi ng pagmamahal ni Propeta Muhammad sa kanyang tiyuhin, ay humiling sa Allah at umiyak na ya Allah patawarin ang aking ama, ang aking tiyuhin. Bumaba ang aya na ito, ang patungkol sa kaganapan na ito, na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, sa Surat At-Tawbah, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Hindi nararapat kay Propeta Muhammad o kahit sinong sugo mga propeta o kahit sinong mga kamusliman na humiling sila sa Allah ng kapatawaran sa mga taong nagtambal. Pinagbabawalan po tayo bilang mga Muslim na humiling sa Allah na patawarin ang kahit sino man, walau kano uli korba, malapit sa atin, magulang natin, kadugo natin, kapatid natin, na sila ay tumambal sa Allah at hindi tumanggap ng katotohanan. Pagkatapos na ito ay naging maliwanag na sa kanila na ang mga taong hindi tumanggap sa patunay na paniniwala sa kaisa ng Diyos ay sila ay mga taong kasawi ang palad at ang kanilang paparoroonan ay ang naglilihim na apoy sa araw ng paghukom. Mga kapatid, ang punto po rito, tayo na mga Muslim, magpasalamat sa Allah at hilingin natin na ya Allah panatilihin kami sa pananampalatayang ito. Kayo na mga kapatid namin na dating mga Kristiyano na ngayon ay Muslim na, hilingin nyo sa Allah na panatilihin kayo sa pananampalatayang ito. Ito ang tunay na reliyon, reliyon ng lahat ng mga propeta. Reliyon na tanging tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Sayang po ang buhay natin, oras na iginugol natin dito sa mundo, kung ito rin naman ang ating paniniwala, ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi makatotohanan. Sana po napulutan natin ng aral ang mga puntong ito. Ipagpaumanhin niyo po kung mayroon ako nasabi na nasaktan kayo, pero ito po ang doktrina at paniniwala natin sa mga kamusliman, aking mga kapatid at sa aming mga kababayan. Gabayan nawa tayo ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan. Gantimpalaan kayo ng Allah sa inyong mga panunood. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.